Pagbabanta ni Anthony Davis sa Golden State Warriors, iyan ay pag-uusapan natin matapos ng mga balitang ito. Unahin nga natin ang grabing kontrata ni Charles Barkley, mas malaki pa kay Jordan Poole. Nag-agree nga itong si Chuck or si Barkley ng 10-year deal sa TNT na pwede nga raw umabot ng $200 million. Mga idol, grabe, pang NBA player money na yung mga ganitong kontrata. Mas malaki pa nga sa player ng Atlanta Hawks na si Dejounte Murray na 4-year 64 million lang. Pag times 3 natin yon mga idol, magiging 12-year contract yung kay Dejounte Murray tapos aabot lang ng 190 plus million. So kung sakaling ito 12 years yung contract ni Murray ngayon ay mas malaki pa rin ang kikitain ni Barkley na nakaupo lang at nagko-commentate ng show. Grabe nga ang kanyang bagong kontrata. Pero mas grabe naman itong mga NBA teams na ito dahil nagulat nga ang maraming NBA fans nang hindi nila bigyan ng contract extension itong kanilang mga players. Ito nga si Cam Johnson ay hindi nakatanggap ng extension sa team ng Phoenix. Itong Charlotte hindi naman binigyan itong si PJ Washington. At si Grant Williams ay hindi nakatanggap ng extension deal sa kanyang team na Celtics kahit napakalaki nga ng ambag niya last season para nga sa kanila. Pati na nga rin etong si Rui Hachimura ng Wizards na inakala ng mga Wizards fans na cornerstone ang next franchise player behind Bradley Beal. Etong apat gang player ngang ito na very valuable sa kanilang respective teams ay walang extension at magiging restricted free agent nga sila by next season. Well, hindi naman ibig sabihin niya na completely lang aalis sila dahil may kapangyarihan pa rin ang kanilang mga teams na i-match ang kahit anong offer nga sa kanila next summer. Siguro ayaw lang talaga nila bigyan ng kontrata ngayon dahil for sure na maaring malaki nga ang kanilang ibigay. Kaya nga maghihintay sila next off-season. At speaking of paghihintay, itong si Anthony Davis ay mukhang hindi na nga makapaghintay na kalabanin ang team ng Golden State Warriors bukas. Well mga idol, nagmantalang naman itong si Anthony Davis. Sabi niya nga, it's always good to spoil a ring night. Balak nga ni Anthony Davis na talunin at sirain yung mood ng Golden State Warriors sa kanilang championship ring ceremony na kanya ngang na-experience noong 2020 at 2021 season. Noong championship ring celebration din ng Lakers ay tinalo nga sila ng Los Angeles Clippers. So mukhang gustong ibalik at iparamdam ni Anthony Davis yung kanyang naramdaman sa team ng Golden State. Kaya naman mga idol, ang mga Warriors fans ay sabi, sige tingnan natin Anthony Davis kung kaya nyo ngang gawin yan. Matapos nga daw ng kanilang preseason performances ay medyo mababa ang kanilang chance na talunin ang defending NBA champions. Pero let's see, alam naman natin na bilog ang bola at pwede nga mangyari kahit ano. Pwedeng matalo ang Warriors, pwede rin namang matalo ang Lakers.